Kumusta mga bata? Nandito na ang ating aralin para sa asignaturang Araling Panlipunan para sa ika-anim na linggo. Komunidad ko, iguguhit ko. Ako si Miss Edsie, ang gurong mga kasama ninyo sa talakayan. Ang ating pag-aaralan ay mapa ng komunidad mula sa sariling tahanan o paaralan. Sa araling ito, inaasahang makaguguhit ka ng payak na mapa ng komunidad mula sa sariling tahanan o paaralan na nagpapakita ng mga mahalagang lugar at estruktura, anyong lupa at anyong tubig. Halina't balik-aralan natin ang ating nakaraang aralin. Tukuyin kung anong bumubuo sa komunidad ang tinutukoy sa bawat bilang. Una, lugar ng pagtitipon ng mga tao upang sumamba at gumawa ng mga gawaing pang-espiritual. Ang sagot ay simbahan. Pangalawang bilang. Dito ang pagtataguyod, pagbibigay ng sapat na pagkain, edukasyon, tirahan at pananamit sa mga anak ang inuuna. Ang sagot ay tahanan. Pangatlo. Dito gumagawa ng mga batas, alituntunin at mga patakaran ang mga namumuno sa isang komunidad. Ang wastong sagot ay pamahalaan. Pang-apat. Dito hinuhubog ang mga mag-aaral sa kabutihang asal, pag-uugali at aralin. Ang wastong sagot ay paaralan. At panlimang bilang? Dito namimili ng mga pangunahing pangangailangan ang mga tao. Ang wastong sagot ay pamilihan. Pang-anim, lugar kung saan ang mga tao ay nagsasama-sama upang malibang. Ang sagot ay palaruan. Sa araling ito ay guguhit tayo ng payak na mapa ng ating komunidad. Ano-ano nga ba ang mga dapat tandaan upang makaguhit ng isang payak na mapa? Narito ang isang halimbawa ng payak na mapa. Alam kong kayang-kaya mo itong gawin. Halina't pag-aralan natin ang mapa. Ano nga ba ang mapa? Ang mapa ay isang patag na paglalarawan ng lawak ng isang lugar gamit ang mga simbolo o sagisag na ginagamit upang ilarawan ang mahalagang mga estruktura tulad ng ospital, paaralan, pamilihan, bahay pamahalaan, bahay sambahan, parke, plaza at mga kabahayan. Naglalarawan din ang mapa ng mga pisikal na kapaligiran tulad ng anyong tubig at mga anyong lupa. Upang makagawa ka ng mapa, kailangan ay alam mo ang apat na pangunahing direksyon. Ang mapang halimbawa ay nahahati sa apat na direksyon. Ito ang hilaga na nakaturo sa itaas, timog na nakaturo sa ibaba, kanluran sa kaliwa, at silangan sa kanan. Ang mga direksyong ito ay tinatawag na mga pangunahing direksyon na mahalaga sa isang mapa.
Madaling tandaan ang mga panandang direksyon na ito. Tumayo lamang ng nakaunat ang mga braso at kung ang kanang braso mo ay nakaturo kung saan sumisikat ang araw, ito ay ang silangan. Ang kaliwang braso mo naman ay nakaturo sa lugar kung saan lumulubog ang araw. Ito ay ang kanluran. At hilaga ay nasa harapan mo at ang timog ay sa likuran mo. Bukod sa apat na pangunahing direksyon, mayroon ding tinatawag na pangalawang pangunahing direksyon. Pag-aralan ang mga guhit sa ibaba. Sa pagitan ng hilaga at silangan ay ang hilagang silangan. Pagitan naman ng timog at silangan ay timog silangan. Sa pagitan ng hilaga at kanluran, hilagang kanluran. Pagitan naman ng timog at kanluran ay timog kanluran. Narito pa ang isang mahalaga sa paggawa ng isang mapa, ang mga simbolo at sagisag. May mga simbolo at sagisag na makikita sa komunidad. Ang mga sagisag na ito ay may kani-kaniyang kahulugan. Ang mga ito ay kumakatawan sa mga bagay, estruktura, makasaysayang pangyayari at iba pang maaaring pagkakakilanlan sa bawat komunidad. Ginagamit ang mga simbolo na ito sa mapa ng komunidad. Masdan nyo ang mga halimbawa ng simbolo at sagisag. Bantayog, paaralan, moske, simbahan. Pamilihan, bahay pamahalaan, daan, tulay. Bundok, bulkan, burol, palayan, pagamutan o ospital, riles, kabahayan. Paliparan, talon, dagat, ilog, lawa, at parke. Ang mga panandang makikita sa mapa ay simple at madaling tandaan. Ang mga panandang ito ay nakatutulong sa mga taong may hinahanap na lugar sa pamamagitan ng mapa. Tandaan. Ang mga mahalagang lugar, bantayog at palatandaan ang maaaring matagpuan sa isang komunidad. Ang mga ito ay pagkakakilanlan ng isang komunidad. Sa paggawa ng payak na mapa, makatutulong ang kaalaman sa pangunahin at pangalawang direksyon sa pagtukoy ng mga lugar na matatagpuan sa komunidad. Ngayon ay dumako na tayo sa mga pagsasanay. Isulat sa patlang ang direksyon, estruktura, anyong tubig o anyong lupa na tinutukoy sa bawat tanong. Unang bilang, anong estruktura ang makikita sa hilaga? Ang tamang sagot ay simbahan. Pangalawang bilang, ito ay anyong tubig na makikita sa kanluran ng mapa? Ang sagot ay ilog. Pangatlong bilang. Ang mga kabahayan ay makikita sa puwang na direksyon. Ang sagot ay hilagang kanluran. Pang-apat, ang palayan ay makikita sa anong direksyon? Ang sagot ay timog silangan. Panlima, anong istruktura ang makikita sa silangan ng mapa? Ang tamang sagot ay paaralan. Dumako naman tayo sa susunod na pagsasanay. Ito ang mapa ng komunidad kung saan nakatira si Clara.
sagutin ang mga sumusunod na tanong tungkol sa kanyang komunidad. Unang tanong, anong istruktura ang makikita sa silangan ng bahay ni Clara? Ang tamang sagot ay ospital. Pangalawa, mula sa paaralan, sa ang direksyon matatagpuan ang mga palayan? Ang sagot ay Timog Kanluran. Pangatlo, mula sa bahay ni Clara, sa ang direksyon matatagpuan ang bantayog ni Jose Rizal? Ang wastong sagot ay Hilagang Kanluran. Pang-apat, anong anyong lupa ang matatagpuan sa Timog Silangan? Ang sagot ay Burol. Panlima, mula sa simbahan, sa ang direksyon matatagpuan ang parke? Ang wastong sagot ay Hilagang Silangan. Para sa huling pagsasanay, gumuhit ng isang simpleng mapa na nagpapakita mula sa inyong bahay papuntang paaralan. Iguhit ang mga simbolo na iyong madadaanan. At dito na nagtatapos ang ating talakayan para sa araling ito. Maraming salamat sa pakinig mga bata. Hanggang sa muli, paalam!